dati-rati, kapag narinig natin ang salitang misyon, ang sumasagi sa ating isipan ay yung mga misyonero, yung mga tumatawid ng karagatan, mga pari, mga madre, dala ang misyon ni Kristo doon sa mga lahi na hindi pa nakaririnig ng Ebanghelyo. Halimbawa na dito sa Kainta, maraming taon, ang pari dito ay mga puti, mga CICM. Bakit? Sa pagkulang tayo sa paring Pilipino, kulang tayo sa sarili nating mga pari, kaya mga misyonero galing sa ibang bansa ang dito sa ating bayan ay naglingkod. Ngunit ngayon, mga kapatid ko, ang salitang misyon, ang kaugnay nito'y hindi pari o madre. Sa pagbigkas ng misyon, ang karugtong nito'y sino mang binyagan. Lahat ng kay Kristo'y sumasampalataya, lahat ng kaipalay nakikipagtipanan sa Diyos. Ang pananampalataya mo at ang biyayang tinatanggap mo, ito'y hindi para sa iyo lamang, kalakip ng tinanggap mo ang iyo namang pananagutan na ito'y ikalat upang makinabang din ang iyong kapwa, na ito'y iyong patutuhanan, bigyan ng saksi upang ang iba naman ay maging kasama na rin sa biyaya ng Diyos. Tayong lahat sa mga tuwid ay may misyon, at iyan ang buong linaw na sa atin ay tinuro sa Ebanghelyo. Gumamit si Jesus ng dalawang larawan, ang larawan ng asin. Winika niya, tayo ay asin sa sanlibutan. Ikalawa, tayo raw ay ilaw sa sanlibutan. Ang asin, mga kapatid ko, ito ba'y flavoring lamang? Ito ba'y pagbibigay lamang ng lasa, panglasa sa pagkain? Hindi po. Ang gamit ng asin sa banal na Biblia ay binibigay sa atin halimbawa na ni Propeta Ezekiel. Ang asin ay panglaban sa pagkabulok. Ang pinahaluan, pinapahiran ng asin, ito'y pinipigil mo yung sangsang. Ito yung nagpapahinto sa pagkabulok. Ito yung lumilinis. At gayon din, ang ibang propeta, ang asin para sa kanila ay parang ito'y abono. Ito yung nagbibigay pataba sa lupa upang ang lupa ay magpabunga naman ng halaman. Ang asin, ginamit ni Jesus upang ilarawan tayo sa ating sarili. Ako ba ay kilala na hindi ako kailanman sasama sa kabuluhan? Alam ba ng aking mga kaibigan, kapitbahay, na ako ay tutol sa anumang korupsyon? Ako ba'y asin? Ako ba'y hindi lamang tutol laban? Ako ba'y nagdadagdag ng buhay? Ako ba'y katulad ng siyang nagbibigay pataba upang lumawig pa ang itinanim? Gayun din naman, mga ginigiliw, wika ni Jesus, tayo'y ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, malinaw, hindi binibigyan din niya. Ang ilaw ay para magkalat ng liwanag. Kaya ito hindi nilalagay sa ilalim ng takalan. Ito'y pinapatong sa tunay na patungan upang lahat ay masilayan, bigyan ng tulong sa liwanag. At para sa ating mga Kristiyano, yung ating pagpipista ng isang linggo, pagdadala kay Jesus sa templo, winika natin
na sino ba ano bang layunin ng pagdiriwang na ito? Na si Jesus ay makilala at ipakilala ng matandang si Simeon. Wika niya, Panginoon, pwede na po akong mamatay. Nakita ko na ang ilaw ng mga bansa. Sino yung ilaw para sa sanlibutan? Si Jesus, itong Santo Niño na dinala noon sa templo. Kung siya ang ilaw, tayo naman ang mga ilawan din na sa kanya'y kumukuha ng liwanag. Iyan yung ipinaliwanag sa atin ng ating Santo Papa, si Juan Pablo Ikalawa. Yung sinabi ko ng misteryo ng buwan. Wika ng Papa, ang buwan, sinasapo yung liwanag ng araw upang ipukul naman sa atin dito sa lupa. Ang isang binyagan, sapo mo, tanggap mo ang liwanag mula kay Kristo. Siya ang liwanag ng mundo. At bakit? Upang ang tinanggap mo, siya namang ikalat mo sa ang kamanaro roon. Upang pawiin mo ang dilim, upang lahat kasama mo, buong galak, ipagdiwang ang katotohanan, ang katarungan, ang batas na walang kapantay, ang batas ng pagmamahalan. Mga ginigiliw, tanong sa atin, tanong ko sa sarili, ako ba'y asin? O ako ba'y Kristiyanong nawalan na ng alat? Kaya ano bang kabuluhan ko? Kanina may nag-text sa akin. Naalala ko tuloy yung ating mga kapatid na galing dito sa tahanan ng walang magdan. May nag-text sa akin na naka-wheelchair din. Narinig yung sinabi ko sa radyo. Kapag ako ba'y retirado na matanda na may sakit, kapag ako ba'y hindi na nakalalakad, kapag ako ba ay naroon na lamang sa saan, sa banig ng karamdaman, ako ba'y wala ng kabuluhan? Hindi. Ako'y Kristiyano, maski na ako naka-wheelchair. Maski na ako matanda na, ako'y binyagan, ako'y disipulo ni Kristo. Ang aking pananampalataya, ang buhay ko na binibigyan tatag ng aking pag-asa, ang batas ng pag-ibig na siya kong pinagsisikapang pangatawanan, ito ang aking patutuo, ito ang asin. May kasabihan tayong may asim pa. Di ko malaman kung sino sa inyo ang gustong maging maasim. Ngunit sa Ebanghelyo, lahat tayo dapat sabihin may alat pa. Maski na ka may sakit, maski nakaretirado na, halimbawa, ako'y retirado na sapagkat lumagpas na ako sa edad. Ngunit ang ibig sabihin ba'y hindi na ako pare? Ang ibig sabihin ba'y hindi ko na katungkulan saan man, paano man, kanino man na ang salita ng Diyos ay ipahayag ko, ibahagi ko? Maski na ako lumpo, maski na ako naghihingaluna, ako'y pari pa rin, ako'y Kristiyano pa rin, ako'y asin na dapat may alat pa rin. Ako'y ilaw na dapat nagbibigay pa rin ng liwanag. Sana, pag ako'y namamatay na, sino man yung naroon tumutulong sumasaksi, mabigyan ko pa rin ng inspirasyon. Namamatay na eh. Tingin pa rin ang pananalig, Diyos, alam ko po, hindi mo ko pababayaan. Katulad ni Simeon, nung dimitis, Panginoon, kunin mo na po ako. Yun ang ibig sabihin ni Kristo, bawat isa sa atin. Walang exempted. Bata, matanda, lalaki, babae, tayo'y nasa mundong ito. Hindi pampalasa lamang, asin, flavoring, hindi. Tayo'y yung pataba, tayo'y yung laban sa kabulukan, tayo'y panglinis. Gayun din tayo'y ilaw,
kung nasaan tayo kadiliman napapawid, kung nasaan tayo sa atin nasa salamin ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos, kung saan maliwanag tao'y nagagalak, kung saan may kagalakan buhay may kahulugan. Mga ginigiliw, maging asin, maging ilaw, tayo iyon. Amen.